Siguro mga street food nandyan. Ano nandyan? Te, ano nandun? Kainan? Street food? Dito po sa... Alam ko dito sa likod. Oh. So guys, pupunta tayo sa street food. So ito ang sikat na simbahan ng Quiapo. Ano? Simbahan ng Quiapo. Pero may nag-abot sa akin kanina ng ito guys. Ano to? So clean, so good. Sugo. May discount na 120. Ano? So yan ang simbahan ng Quiapo. Ang dami nagsisimba rito. Dito naman ako guys, naglalakad sa street na papuntang Santa Cruz Church naman. Bandang palingki na ito sa likod. At maraming paninda rito, makita nyo. Ayan. So, Santa Cruz naman, connecting Quiapo. At dito guys, may nakita na kong kainan, no? Famous tanghon ni Nanay Rusa. Ayan, dami kumakain ng tanghon niya, boy guys. So, oh, dami, may nakapila pa, may nakatayo pa sa likod. Ibig sabihin, kilala, oh. Dami kumakain, guys. Yung tanghon siguro dito, mabinta. Ayan, ang tanghon niya, oh. Ayan, tanghon ni Nanay Rusa. Ayan. Magkano tanghon? Ito po. May price dyan? Ah, okay. Kami guys kumakain. Kanina pa ito. Kami nag-aantay sa labas. Yes, ang dinating ng mainit na sopang honsu ang likido, kaya okay na okay na ito ang ngayon panahon na nag-uulanan naman. At ito nga guys, dahil dito na rin tayo sa Quiapo, isamahan niyo sa Quiapo. Maling pa pala ang pansita ni Nanay Rosa na matatagpuan namin dito sa Hidalgo Street, Quiapo, Manila. Mapagkailan po ng ikawang dekabitasin. Sito na ito, yes, 23 years na sila dito sa Quiapo at dito nga ay una sila nagtinda ng palamo, mga panagin at kamakailan nga lamang ay nagtayo sila dahil sa kanilang sotang hold na may paani sa bawi. At ang nagkinaw na raw, di bubukod ang kanilang sotang hold dahil bulog na sa muran, pero sa lamang, hindi kasi nila ito inititid sa ingredients, sobrang malasa at dahil ang kanilang ginagamit na sabaw ay pork stock, hindi plain to be. It's vegan, buko, laman at bulong baboy. So ito guys, yung nag-trending na sotanghon dito sa Quiapo. Mayroong itlog, mayroong pork, kung ano-ano. Tikman natin ito guys, kung masarap pa talaga ito. Kasi nag-trending ito eh. Tigaan muna natin ng kalamansi. Ano yung sabaw ito guys, natinig nyo? Talagang 80 pesos ito. Ito, yun, nadinig nyo guys, Hidalgo Street, Quiapo, Manila. Sarap. Sobrang malasa siya. Ang malasa siya ang pagkukulit. Yung sobrang naman ang mga kulay.
parehong masarap at nababalansa naman ang gulay ang alat ng palito. Sa halaga 17 pesos ay sulit na siya tapos ang pa yung sabaw. No wonder kung baan ang salatang hon at nakakayang ito nga na unlimited na kayo pwede ng pagdudo at maraming mga ang sabaw. Salamat na lang kayo lang sa mga kumakain dito. Dami tao kayo. Kanina pa ito. Dami nag-aantay sa labas. China na sa steak, tapos coated siya ng sugar. At nung nabalitay po mo ito ang pagkain ng bata ko, kasi ito yung palaging pasalubin ng nanay ko pag bumibili siya sa palengke. At ito nga, grabe naman talaga, kasi meron ba tayo sa kaming 20 pesos? Grabe naman talaga, at para naman sa ating palula, meron ako dito nagtitinda ng yakult. Kaya bumili na din ako ng worth 10 pesos at grabe, kasi meron ba tayo sa kaming 10 piso. So ayan, pamakain ko na lang ito. Yun lang, finish na. Diba nga sa at grabe naman talaga, binarayo ko ito ng napakaraming tao. Dahil bukod na sa mura, malasa at yung sarap, eh ang limit ka rin doon ang kumakain ng sarap. Yes, ang limit din ang init na sota ng bansu, ang lihigo, China na sa steak, tapos coated siya ng sugar. At naman na ba ito yung pagbuhin ito ang pagkain ng bata ko, kasi ito yung palaging pasalubin ng nanay ko pag bumibili siya sa palengke. At ito nga, grabe naman talaga, kasi meron ba tayo sa kaming 20 pesos? Grabe naman talaga, at para naman sa ating palula, meron ako dito nagtitinda ng yakult. Kaya bumili na din ako ng worth 10 pesos at grabe, kasi meron ba tayo sa kaming 10 piso. So ayan, pamakain ko na lang ito. Yun lang, finish na. Di ba nga mapangyarihan ang hi. Well, shout out everyone. We'd like to request everyone to support. Walang iba kundi Latigo Vlog. Yan, ito po si Jay ng Jay Brothers. Thank you, Kuya. Thank you guys. Thank you, thank you guys. Thank you.